Magandang araw. Kumusta po kayo? Sana ay lagi kayong nasa mabuting kalagayan. At gaya po ng ating inilaan sa ganitong pagkakataon, ay muli tayong pagsasama-sama sa isang session at sa ating workshop para naman sa ating basic coloring o mga panimulang kabatiran at kaparaanan sa pagkukulay. Yan po ang ating tatalakayin at ating gagawin sa ating workshop sa session na ito. Ako po si kapatid na Ezer Gilbab at samahan ninyo ako sa workshop na ito para sa panimulang pagkukulay sa ating mga guhit o sa ating painting. Ang una kong nais na ipakilala sa inyo ay yung ating mga gagamiting materyales. Ang material na napili nating gamitin ay ang soft pastel o chalk pastel. Nasa mga pasimulang 16 na siglo lamang nakilala ang pastel bilang isang medium na gaya ng paggamit sa kasalukuyan. Kaya ito po ay maibibilang na natin na isang modern painting material. May isa pang uri ng pastel, ang oil pastel. At malapit ito sa madalas na gamitin ng mga bata, yung Crayola. Pinili natin ang soft pastel dahil malapit ang paraang ito sa nauna nating workshop, ang pencil drawing na para lamang nagdo-drawing tayo kapag ginagamit natin itong mga pastel sticks. At you will find it by yourself how pastels are relatively easy, versatile, immensely satisfying, and great fun. Mas madali po o mas magaan din itong gamitin kumpara sa ibang medium sa pagguhit o pagpipinta. Dahil sa katangian itong madaling kumapit ang pigment ito sa papel, at hindi rin kailangan na gumamit pa ng anumang tools o kasangkapan para ito ay i-apply. Nakadaragdag sa ating kasiyahan na parang nagsisimula sa dulo ng ating mga daliri ang pagdaloy sa papel ng iba't ibang mga kulay. Sa pagbuo ng iba't ibang kulay, hindi na rin kailangan na gawin natin ang paghahalo, kundi nangyayari ito sa mismong papel. Maaari nating pagsamahin ang kulay para marating ang isa pang kulay na gusto natin. At hindi na kailangan, ito ang lalong na gusto ng marami. Hindi na kailangan na maghintay ng mahabang oras para magpatuyo ng inyong painting. Since na ang pastel ay isang dry material para po sa pagpipinta. May iba't ibang brand na maaari kayong pagbilian ng chalk o soft pastel. Available ito sa mga art store. The degree of softness can also vary according to the brand. Kaya nasa sa inyo po ang pamimili. May available ding pastel pencil gaya nito na maaaring magamit ninyo, especially kapag ka ang inyong pinupunan o lalagyan ng kulay ay mga edges o mga gilid ng inyong drawing. Karaniwang ginagamit din yung pencil o pastel pencil sa finishing touches, sa paglalagay ng highlights nung inyong iginuhit o nung inyong paint. Kailangan po ay textured paper ang inyong gamitin para sa pastel. Maaari kayong gumamit ng ingri o kaya ay canson paper na katulad dito. Ang canson paper ay may iba't ibang kulay. Kaya maaari kayong makapamili ng kulay na magagamit ninyo bilang background sa inyong iguguhit, na ang dominanteng kulay na gagamitin ninyo ay malapit dun sa kulay ng inyong papel. May iba pang mga karagdagan o pantulong na tools, pero hindi naman po ito kailangan-kailangan. Gaya ng torcon o tortillion,
Ito po yung pinaka-smudger. Isa pa na maaaring idagdag na kailangan ninyong ihanda ay ang fixative. Dahil sa ang surface ng pastel painting ay maselan, madali po itong ma-dislodge o ma-smudge. Kaya ang inyong iginuhit ay maaaring masira. Kaya para mas maging makapit o matibay ang nakadikit na mga pigment o dust ng chalk pastel, ay maaari po na isprayhan ninyo ito ng fixative kapag natapos na ninyo yung inyong work pastel. Ang soft pastel ay direktang ini-apply sa surface ng inyong papel. Maaaring i-blend o smudge para sa iba't ibang resulta ng kulay na gusto ninyo. Ingatan lang ninyo na gawin ito dahil maaaring masobrahan ang aplikasyon ng kulay na halos ay hindi na ninyo matutukoy kung ano ang kulay na ibig nyo o yung tinatawag na overwork o kaya ay parang nagpuputi. Kaya sa simula ng inyong aplikasyon ng kulay ay maaari na gawin ninyo na magaan lamang ang pagpapahit. There is a wide range of tints and tones of every color. May set din ng kulay na available na inyong mabibili para magamit sa inyong nais na gawin. Kung portrait o pang landscape, ang set ng mga kulay ay meron available. Dahil ang kamay at mga daliri ninyo ang gagamitin sa pagkukulay ng chalk pastel sa inyong painting, iyakin lang ninyo na malinis, tuyo o hindi oily o grease-free ang inyong kamay. There is an old adage goes like this: plan to fail by failing to plan. Applicable ito maging sa pagkukulay, lalo na kung ang gamit natin ay pastel. Kailangan ay may pundasyon o yung tinatawag na under-drawing at under-painting. Magagawa ninyo ito sa tamang pagmamantsa pa lamang ng kulay. Paano ba ang paglalagay ng pundasyon ng kulay? Ang unang layer ay maaaring drawing o loose underpainting upang yung iniisip natin na kayarian ay magkaroon ng tone, lalim ng kulay, posisyon ng mga hugis, at yun mismong posisyon ng object na ating nais na iguhit. Sa aking underdrawing, gumagamit ako ng pastel pencil na medyo dark ang kulay para maliwanag na aking matatandaan ang pinaka-guide o gabay ng aking painting. Gaya nitong ginagamit ko, the burnt umber. Yung iba, ang ginagamit nila ay charcoal o kaya naman ay black pastel. Iwasan lang natin na gumamit tayo ng graphite bilang underdrawing dahil humahalo ito sa kulay at yung guhit ay nagiging visible kahit na tapos na yung inyong pastel work. Sa underpainting ng ating gagawin ay inuuna ko yung mga bagay na dark at yun na rin ang nag-work ako agad sa pinaka background ng aking ginagawa. Nasa sa inyo kung ano ang magaan para sa inyo na maging reference kung gagamit kayo ng picture o larawan o kaya ay live ang inyong object o maging modelo na gagawin. Sa ngayon, ang pipiliin natin na maging subject natin o pinakamodelo ay picture ng pusa. Simulan natin ang under painting at under drawing. Sa sketches na gagawin natin ay gaya ng sinabi ko ay dark na pastel pencil ang ginagamit ko at ito nga ay burnt umber. Una muna nating nilinawan ay yung hugis
na nais natin magawa dun sa ating object o dun sa ating modelo. Kung na-establish na ninyo yung gusto ninyong pinaka-cookies nung inyong under-drawing, ay pwede na kayo na maglagay ng under-painting na ang ginagawa ko karaniwan na ay yung pinaka-background. So, lagyan natin ang pinaka-background. So sa application ninyo ng inyong underpainting ay maaari ninyong ikalat ang kulay at magagawa rin ninyo na mapaghalo ang kulay na gamit ang inyong mga daliri. The tip of our fingertips is very essential. Gawin natin. Maaari rin na gumamit kayo ng ibang tools sa pag-smudge ninyo. Maaaring bulak o kaya ay medyo malambot na tela. Sa pag-a-apply ng kulay, para magkaroon ng variation ang pagkukulay ninyo, ang anumang inia-apply ninyong kulay ay maaari ninyong ikalat sa lahat ng bahagi ng inyong ginugugit para yung nanonood o yung mata ng nanonood ay ginagabayan itong mga kulay na ito sa buong piyesa o sa buong painting. Kung kayo ay nasapatan na dun sa inyong underpainting at saka dun sa inyong underdrawing,
ay pupwede na na magtungo kayo sa iba pang bahagi ng inyong drawing, ng inyong painting. At dito ay simulan na natin na gumuhit sa pinaka subject natin. So, dito sa mismong pusa, ang ating dominant color na nakikita ay orange. Kaya po pwede na ilagay natin yung mismong kulay na yon. Doon sa mga bahagi na tinandaan ninyo. At maaari rin ninyo na i-smudge yun, huwag ninyong ipag-alala na nangyayari ang paghahalo ng mga kulay. Dahil later on, pagka i-apply na ninyo yung iba pang kulay, yun ang magiging guide ninyo para dun sa inyong kinokopya. So, halimbawa, gusto ninyo na makita yung mga white na bahagi ng yung ikinuguhin. Maaari na para lamang huwag mabura sa isip ninyo, ay unahin ninyo na yun ang ilagay. Ang isa sa ipinaalaala ko sa inyo pagka gumuguhit kayo ay huwag niyong iisipin na may mga guhit kayo na mali ang inyong application. Dahil sa habang lumalaon at habang gumuguhit kayo, nakikita ninyo kung ano yung mga pagkakamali nyo. At doon mismo ay nagagawa ninyo ang pagtutok. So pagka nagawa na ninyo na nakapag underpainting kayo, na sapatan na kayo doon sa inyong underpainting, ay maaari na na kayo ay tumungo doon sa pinaka-detalye na nais ninyong gawin. Ang pagbibigay natin ng kulay sa mga detalye ay kung ano yung pinaka-nasa mas malalim na bahagi o pinaka-kulay na gusto ninyong shaded area, na gusto ninyong bigyan ng mas malalim na tone, yun ang inyong i-apply. Halimbawa, dito sa kinokopya natin ito, ang nasa tainga nung pusa ang nakikita natin ay kulay pula o matingkad na pink. Yun muna ang ating ilagay. Ang isa pang nakikita natin na matingkad na pink ay yung nandito sa kanyang gawing ilong. Dun sa bahagi ng mata, ang nakikita natin kulay green. So, lagi ang ating gagawin sa pagkukulay, unahin natin yung pinaka matingkad. Kaya kung ang nakikita natin yung green ay Viridian green, ay maaari tayong
guguhin na yun muna ang ating iguguhin na pinaka day. Okay. Doon sa pinakagilid nung mata, kung mapupunan ninyo, ay mayroong light green. Kaya yun ang ating i-apply sa pinakagilid. Okay. At mayroong mga bahagi dun sa green na yon na medyo light. Kaya kung pwede na gumamit kayo ng puting pastel pencil para maging light yung bahagi na yon. So, yung pinaka-iris nung mata ng pusa ay ang nakikita ko ay matingkad na green. At ito ay hindi natin makukuha unless na pagsamahin natin ang viridian at saka ang dark brown. So maaari na bumuhi tayo o mag-apply tayo ng kulay na dark brown. Ang pagkatapos ay lagyan natin ng viridian. So pagka nakita nyo na merong mga sumobra, pwede na gumamit kayo ng white para linisin yung mga sumobrang yun na kulay. At muli ay magagawa ninyo patingkarin yung mga gilid o edges ng yung ginugo. Dito sa matangito ng pusa ay may nakikita ako na a little shade of blue. Maaari ninyong ilagay yun. At pupwede na lagyan ninyo ng highlight yung matanong ginuguhit ng pusa. Para maging detail yung ating ginagawa, gumamit kayo ng pastel na pencil. Katulad dito, doon sa pinaka-gilid ng mata ng inyong subject. Pero bago nito gawin yun, ay unahin muna natin na ilagay yung nasa gilid para naiingatan natin na kung tamaan man yun ng black ay okay lang. O, ngayon ay pwede na natin ilagay yung pinaka-black. Okay, so kung sa tingin ninyo ay kulang pa yung mga kulay na i-apply ninyo, huwag kayong mag-hesitate na yun ay idagdag. Kaya gaya ng sinabi ko sa inyo, ay along the way ng inyong pagbuhit ay nakikita ninyo kung ano pa yung mga bagay na dapat ninyong idagdag. Dun sa ilang mga bahagi na nakikita ninyong
na kinakailangan na magdagdag kayo ng kulay. Halimbawa ay yung ilang mga bahagi na medyo dark, ay pwede kayong mag-apply sa pamamagitan ng pastel pencil. So dito sa bahagi ng ilong ng pusa ay lalagyan natin ng mas light na kulay. Yung inyong ini-apply na pink ay ang ating ini-apply na pink ay gagawin natin mas light sa pamamagitan ng paglalagay ng puti. At muli ay magagawa natin na patungan ng mas matingkad na kulay batay sa gusto ninyong application. Yung pinaka edges, dahil sa may nakikita tayong silag ng light, ay maaari ninyong lagyan ng pinaka-highlight yung white na yun. So since na may mga balahibo, ay pwedeng ang maging epekto nito ay gamitan natin ng white na pencil pastel. At mas matingkad na highlight. Muli, pinaalaala ko sa inyo na sa pag-a-apply ng kulay ay huwag tayong matakot dahil sa uulitin ko, walang mali sa pag-a-apply ng kulay. Kung halimbawa man na ito ay hindi naayon sa gusto ninyo, ay maaari naman itong burahin. Kaya hindi isang krimen ang pag-a-apply ng kulay kung ito ay hindi tumatama dun sa nais natin ilagay. Maaari kayong magbura at maaari na baguhin ninyo yung inyong kulay. So sa application ng pastel, pagka kayo ay gumamit ng pastel, inirerecommend ako na gumamit kayo ng brand na tatama dun sa tingkad ng kulay na gusto ninyo. Makakapamili kayo ng iba't ibang.
kung kayo ay nasasapatanan ang sa inyong giluhi at nais ninyo na ito ay maingatan, ay maaari ninyong ito ay isprayhan ng fixative para manatili at hindi ito nagagalaw. Maaari rin ninyo na lagdaan na yung inyong giluhi. Lagdaan na natin. Sa ating pagduhit at lalo na sa pag-a-apply natin ng kulay, ay hindi naman kinakailangan na yung ating kinokopya o pinagkukunan mula sa ating referensya ng mga kulay. Ang siya mismo natin isasalit dun sa ating likhang sining. Maaari tayong kumuha ng ilang mga kulay mula dun sa ating reference. At maaari rin naman na tayo ay lumikha ng sarili nating kulay batay sa nakikita ng ating imahinasyon o ng ating mata. Isipin natin na sa ating pag-a-apply ng kulay gamit ang pastel ay matatakpan naman ito kung hindi naaayon sa gusto natin nung mga kulay na susunod nating i-apply para gawing penal yung ating drawing. Yung mga ginawa natin na under painting at under drawing ay huwag nating ipag-alala. Yun ay maaaring matakpan ng mga kulay na ating gagamitin habang tinatapos natin yung ating pastel work. Kapag nasapatan na kayo dun sa inyong under painting at under drawing, ay saka ninyo i-apply yung kulay na nais ninyo. Pero, uulitin ko, kailangan ay tiyak ninyo yung under painting. Yung under painting ay laging tumutulong para patingkarin at pagandahin yung kulay na i-apply ninyo dun sa inyong drawing. Maaari na bago kayo magpatuloy pagkatapos ng underdrawing at underpainting ay linisin nyo muna yung inyong papel sa pamamagitan ng soft rag o tissue o paper towel o bristle brush. At kapag malinis na, maaari na ninyong applyan ito ng konting fixative. Ang susunod ay ang application ng matitingkad na kulay dun sa background o dun sa shaded areas ng inyong drawing o painting. Nire-recommenda ko na iwasan ninyo ang paggamit ng itim o black. Maaari kayong gumamit ng pinaghalong mga dark colors gaya ng dark gray. Karaniwan ang ginagamit ko ay Payne's Gray, Viridian at Dark Violet ang inyong gamitin. Sa application at dami o amount ng kulay, may malaking kaibahan ang pastel dahil sa pamamagitan ng blending ng mga kulay, nagagawa ang paghahalo. Kaya gawin ninyo itong maingat. Alam natin na meron tayong tinatawag na primary colors. Tatlo yan, red, yellow, at saka blue. Itong primary color ay hindi magagawa na mga kulay sa pamamagitan ng paghahalo-halo ng iba pang mga kulay. Gayunman, may iba't ibang version ang bawat primary color. Yun nga yung tinatawag na hue. Kapag pinaghalo ang primary color, magkakaroon tayo ng secondary color. Yellow and blue make green, and blue and red make violet. Pagkatapos nun ay meron tayong tertiary color
At ito naman ang magiging resulta ng pinaghalong primary at secondary color, gaya ng red-orange, orange-yellow, yellow-green, green-blue, blue-violet, at violet-red. Kapag ginawa natin pabilog ang pinakahanay ng ating mga pinag-uusapang kulay, mabubuo natin yung tinatawag na color wheel. Sa color wheel, maaaring kayo naman ay pamilya dito, ang tinatawag na complementary colors ay yung katapat ng bawat kulay dun sa kaayusan ng color wheel. Mabuti na maisaalang-alang natin yung complementary colors. Dahil may special na ugnayan ang content, ang complementary colors, kaya kapag ito ay pinagtabi ninyo, ay mas pinatitingkad dito ang kulay ng isa't isa. Pero pagka pinaghalo ninyo, nawawala ang original na aking kulay nito at naibibilang ito dun sa neutral colors. Kasama ang gray at brown, yan sa neutral colors. At kapag nga nangyari yun sa inyong pagpipinta o pagguhit, ay nagiging parang marumi. Tawagin namin yan, nagpuputik yung kulay. Kaya pag-ingatan natin mga hue na yun ang kulay. Ano ba yung hue? Yung hue ay tumutukoy sa uri ng isang kulay. Halimbawa, ultramarine, cobalt blue, o cerulean, lahat ng yan ay hue na blue o ng asun. Yun namang crimson, cadmium, vermilion, venetian, acre, mars, lahat naman ng yan ay hue ng pula o red. Paano magkakaroon ng iba't ibang effect sa paggamit ng soft pad? Maaaring napunan ninyo dun sa ginawa natin kanila, maaaring gumuhin tayo ng linear techniques sa pamamagitan ng hatching o cross-hatching kaya o scribble ng mga linya. Maaari rin naman na impasto o yung katulad ng i-apply natin na kanina, makapal na pag-a-apply ng kulay. Ngunit sa ganitong paraan ng aplikasyon, kailangan ang fixative para maging makapit, makapal man yung ini-apply nating kulay. Ang karaniwang kong ginagamit sa pag-a-apply ng pastel ay yung layering at yung blending. Kaya kung napansin niyo kanina ay malimit na gawin ko ang smudging. Pati na yung pagpapatingkad ng kulay ay nabanggit ko na rin kanina na gumagamit tayo mapupusyaw na pinaka-highlight ng ating kulay. Pagkatapos nito ay maaari na nating gawin ang detalye ng ating giluhit o ng ating painting. At para pagkaroon ng inspirasyon ang isang gumuguhit, siguro ay maglagay lang siya ng ilang mga parts doon sa kanyang iginuguhit na magbibigay sa kanyang inspirasyon sapagkat yung kanyang application doon o ginawa doon ay nakita niya na magiging maganda. Ako kasi ang karaniwang ginagawa ko para magkaroon ng inspirasyon doon sa kabuuan ng aking guhit ay nag-workout ako most doon sa mata. Kaya sa ibang bahagi o parte ng aking ginagawa ay parang yun ang magsisilbing inspirasyon para maidagdag ko yung iba pang mga kulay. Sana po ay nag-enjoy kayo at nagkaroon ng kasiyahan sa ating ginawang workshop at hangad po namin na ang karagdagang mga kaalaman ang magiging pasimula para ipagpatuloy ninyo ang ganitong gawain.
Hangga din namin na kayo ay laging nasa mabuting kalagayan at nais namin kayong makasama sa iba pang mga aktibidad na gagawin ng ating Iglesia ni Cristo Museum kaugnay ng ating pong paggunita para sa unang anibersaryo ng ating bagong gusali ng ating museo. Sa ating pong gagawing contest ay inaasahan din namin na magsusumiti kayo ng inyong nagawang artwork. Maari po na isumiti niyo sa amin ang inyong mga artwork sa ating pong official Facebook page ng Iglesia ni Cristo Museum. At pakilakit din po ang inyong kumpletong pangalan, cellphone number at ang inyong kumpletong address. Mahalaga po yun dahil sa doon namin ipadadala kung kayo ay magwawagi dun sa ating patimpara. Maraming salamat po.